Isa rin ang Veterans Memorial Medical Center sa mga unang ospital na makakuha ng bakuna kontra COVID-19. At mula sa Quezon City, may unang balita live si Corinne Katibayan. Corinne. Good morning. Pasado alas 3 ng madaling araw nang dumating dito sa Veterans Memorial Medical Center ang CoronaVac vaccine ng Sinovac. Mula sa storage facility sa Marikina, bumiyahe ang refrigerated van para ma-deliver ang Sinovac vaccine sa tatlong ospital sa Quezon City. Isa na rito ang Veterans Memorial Medical Center. Ang huling batch ng 1,200 doses ng CoronaVac vaccine ay tinanggap ng ospital ng 3:42 a.m. Mabilis ang naging proseso dito sa VMMC mula noong pagpasok sa ospital, pag-drop-off ng mga kahon na naglalaman ng bakuna hanggang sa pagtanggap ng pharmacist. Ayon sa media affairs team ng ospital, mamayang alas 9 ng umaga magkakaroon ng maikling programa at registration sa parking area ng ospital. Ang mismong pagbabakuna ay gagawin sa outpatient department malayo sa kanilang COVID ward. Pinagbabawalan ang media na pumasok sa loob ng ospital. Ilan sa mga opisyal na pumunta rito mamaya, sina Defense Secretary Delfin Lorenzana, Cabinet Secretary Carlo Nograles at QC Mayor Joy Belmonte. Ayon kay Lorenzana, gusto sana niyang unang magpaturok para magbigyang kumpiyansa ang mga tauhan ng DND sa bakuna. Pero hindi ito pinapayo para sa kanyang edad at ang uunahin ay mga frontliner. Sa kabuuan, nasa mahigit 29 na health worker ng VMMC at VLUNA, staff ng DND, ang mauunang mababakunahan ng 100,000 doses na nakalaan para sa militar. Ang iba ay ibibigay sa mga sundalo at kanilang pamilya. At live mula rito sa Quezon City, ako si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino.